Hi guys, ngayon po ay 5 AM na. At ako ay may ride ngayon sa Ducati Alabang. Ngayon yung sinet naming ride papunta ng Okada Hotel. At ako ito, ilalabas ko yung Street Fighter natin. Pero hindi natin pahandarin dito. Itutulak natin hanggang sa main gate. Hindi kasi natin pwedeng pandarin to dito ng gantong oras. Alas 5 ng madaling araw. Hindi tayo pwede sa ganun. Magagalit yung mga kapitbahay. Tulak natin hanggang dun sa kanto. Dahil yung bahay ko malapit sa main gate. Sobrang tahimik guys, oh. Diba? Let's go. Ito na. Tulak natin. Oh my god. Tulak is real. Alas 5 ng madaling araw. So itong lakad natin ngayon is importante din kasi marami tayong makakasamang Ducatista. So every year ginagawa nila to. Nung binlog ko to, holiday, EDSA Revolution. Kaya ito yung time na sinet nila yung ride. Ito yung official ride ng Ducati Owners Club. At isa tayo sa mga maswerteng nagkaroon ng Ducati. First time po to sa kanila. At tara. Okay na to. Let's go. Nandito yung normal na gising ko. Labas sa tayo gate. Hindi na ako inaantok eh. Medyo nawala na yung antok ko sa ginawa ko. Gising na gising ako ngayon ha. Alright, kita-kits tayo sa Ducati Alabang. Hello, good morning. It's nice to be back. Nasa kalsada na naman tayo. At buti na lang meron ng Skyway Estates 3 at Startol na Skyway ba yun? Dahil diretso Alabang exit tayo ngayon. Una akala ko walang Alabang exit. Mag-exit sana ako ng sukat. So sana tama yung aking ruta. Nasa Alabang na lang. Hindi ako lalagpas ng Ducati Alabang. Time check tayo ngayon. 6:19 AM na po. All night na naman ako. Sana mali yung orasan ko. Pero feeling ko nasa tamang oras naman ako. Sana hindi ako maiwan. Ngayon ko lang nakita ang Skyway na nagbubukang liwayway, di ba? Ayos, kitang-kita na ang tanawin. Kanina napaka-dilem. Hindi ako makasigaw, hindi ako makasalita kanina sa bahay. Andito na yung iba. Sir Toti nandito rin, Sir Omi nandito na rin. Ayun, banda si Sir Toti, nandun siya. Ayun guys, as you can see, suot natin yung bago nating Showy X14 helmet. Ito po ay Daijiro. So in order ko pa to sa Singapore. Ayan, last week na nakuha ko siya. Ayan, so sumakto siya dito sa ride natin, ah. Tingnan mo naman yung mga helmet nila, oh. Yung mga helmet nila, naka-aray, naka-AGB, 'di ba? Oh, tingnan mo to, aray. Kadalasan talaga aray, no? Pag Ducati. Pero gusto ko sporty look, so Showy. Hati yan eh, Showy, aray. And konting AGB. Yan, basta mga high-end brand na helmet, no? Kaya naman napabili tayo ng ganito, guys. Minumorder na ulit ako ng... Hi, sir! Good morning! Si Alfred to. Si Alfred, oh. Naunahan pa kita. May tail bag siya, oh. Gamit niya yung bago niyang motol. Ducati Street Fighter B4S naman yung sa kanya. Nga pala, no? Naalala ko, guys. Meron nga pala tayong t-shirt dinala ni Alfred, no? Sana dala niya. Wait lang, guys. Tahan natin siya. Di ba nauna ka pang nagising sa akin? Yes. Nakakaligaw, no? Pero at least, Skyway lang. Buti na lang. Ah, okay. So, okay naman. Yes, bro. Bro, check mo. Dala mo yung parapernalya natin. May little bit parapernalya. Excited ako doon sa Ducati eh. Yung Ducati, nandito? Ah, collaboration to, ng Ducati. At ano kung kasi yan mo? Siyempre, Red Ducati Bear. Pinakalaki-laki mo naman yung logo ko. Eh, siyempre, para Red Ducati. Long sleeve pala to, no? Ayos, oh. Ducati nga. Tinanong nila kanina yung mga carbon, ano. Nag-inquire sila kung magka... Yes sir, nakaganyan talaga. Ba't ibang Street Fighter nakikita ko. Tignan mo yung aluminum niya. Pinapintura ng red, oh. Ganyan pala yung itsura. Tapos dito naman, mayroong Street Fighter dito na black. Yung kanyang aluminum. Ito. Yan, oh. Pati yung footpeg pala, pinintura niya ng black. So, black-red. Guys, ito yung aking dalawang bisita. Coming from North. Si James Reed, pare. James Reed.
Yan, pipicture yung lahat ng member ng Ducati South. So sila yung mga legit member ng Ducati South. At mayroon silang uniform. Yan. So kung may North, may South. Dito natin sila, video natin sila. Yan o, dami nila o. Oh, shout out sa lahat ng Ducati South, guys. Thank you for inviting us. At kami gutom na. Face out. Yan o, dami nila o. Alright, papakita ko kay Alfred to. Bro, punta ka kay Sir Rally sa SM Pampanga. Ay, SM Pampanga, Ducati Clark. Ah, kasi official member na tayo. Wow. Kailan kumukuha? Eh mamaya, pag bago kumuwi. Ay talaga? Diba? Kaso bro, ano po yung bloody pinning? Ginanon siya akin to. Oo, oh, babaon. Pero sa utong. Sa utong. Utong reveal. Mamaya, daanan mo. Daanan mo, sayang. Meron nga yung ganun o. Okay, mag-take off na daw. Diretso na ng Okada. At hindi ako nagpagas. Mali. Dahil pala, nagpagas muna ako eh, no? Okay, oh. Ayos. Sa kaya papunta? Pa ganun siguro. Pa-right? So, mauna ako ng konti para ma-video natin sila, guys. Video lang natin sila. Iyo, no? Oh, pagka-right talaga, isasama ko sila sa video. Yeah, no? Madalang lang to. Pero susunod lang tayo sa kanila, hindi ko alam kung saan papunta yung Ducati. Ayun o. Ayun o, ganda o. Ayun. Grabe. Yan ang tunog ng Italian. The Italian sound. Okay, alis na tayo guys. Sabi na yung video pa tayo. Madalang lang kasi to na maraming naka-Ducati. Ganda tignan, no? Ang dami niyan! I think ito na lahat ng mga Ducati riders sa South. Sobrang lamig ng panahon dito ngayon. Dahil nasa 7:30 pa lang, nagmo-moist yung aking lens. Hindi ko pa nalagyan ng pinlock to. Grabe, sarap sa mata. Kahit kailan talaga. O baka naman talagang bago lang sa paningin ko dahil red. Nasanay ako sa green. So, hindi pa naman umiilaw yung aking fuel gauge or fuel warning sign. So, marami pa naman akong gas. Ang ganda ng ano, yung video dahil may puno sa likod ko. Oh, ang ganda ng background. Oh, may building. Ganda ng panigali niya, white and red. Ganda. I'm not sure kung gaano kalayo yung Okada Manila. Excited ako sa venue. Kahit sino mapagtanongan ko kung alam mo yung Okada, alam nila. Ba't ako di ko alam yun? Ibig sabihin, sikat yung Okada, di ba? At saka yung salitang o yung wordings na Okada, nakita ko lang yan sa bike ni Sir Alberto. Siguro sponsor nila yung Okada. Hindi ako madalas kumabiyay na ganito kaagwa, nakapanibago yung lamig. Hindi ako sanay na nakikita na maliwanag tapos malamig. Gusto niyo pag maliwanag, mainit eh. Ngayon, naniligbago ako. Ganda ng road ah. Nakakatulog din talaga. Kapag yung lens mo is tinted ng ganito, malamig sa mata. Yun! Nakatutok na sa akin yung araw! Ang ganda ng reflection, no? Nakausap ko sila kanina, yung mga ibang Ducati owners dito. Alam daw na malayo po yung pinanggalingan namin eh. Puro mga gamo-gamo yung aming jacket at yung lens ng helmet. Dadaan pala kami ng expressway, no? Akala ko talaga yung Okada, Manila is malapit lang dun sa location namin. So, hindi pala. So, sa mga tiga South, malamang may tiga Cavite dyan, may tiga Laguna. So, dun sila nagkita-kita sa Alabang. Okay. Ano naman? Kapapalya! Kapapalya! Pumalya din! Ano ba yan? Bakit pumalya ka? Oh my god! Baka naman wala ng load to. Tayo dyan po. Yun. 1,700 pa. Ang dami pa palang load nito. Ay, dami. Ba't parang biglang dumami? O baka dahil nasa likod lang ako kaya mukhang konti lang. Dami nila. May underpass dito eh. Ganyan o. Oh. Yan ang masarap po. Sarap nun. Ayun, S-Lex na. So, aakit pala dito sa Binaiya. Doon ba nalakitin yung Okada? Ang taas! Ngayon ako dumaan dito, no? Wala nang gagawin sa Naiya, kaya hindi ako dumaan dito. Sir Toti, oh. Uy!
Hindi ako napadpad dito. Alam mo yung sa baba na yan? Diyan ako nag-exit nun nung naipasok ko ng hindi sinasadya yung Aerox. Dito yun eh. Kaya pala, habang tumatagal, nare-realize ko, ba't parang ako nalang i-photo? Ayun ah, Skyway na pala. Kaya na ako dumaan dito. Maganda pala dito, no? Dito banda. Wala akong umabot sa kanila. Hindi ko alam yung daan eh. Eto, isyerto dito. Oh, ayun na yung Okada. Wow! Malayo palang makikita mo na siya, no? Ang laking building yan. Puro salamin. Ay, grabe, oh. Kita-kita dito, oh. Uy, Okada. Lapit lang pala, oh. Uy, ang laki ng entrance ng Okada. Parang palasyo. Guys, grabe naman yan. Para tayong nasa Egypt. Tsaka ang daming building dito, oh. Mga condo units to. Oh, so, parang may ano siya, ah, ano yun? Gold Stocks 88 sa Fudagui, Good Fortune, tsaka Papapa. Yung mga 10 million, eh, live grand jackpot, 52M. Uy, ganda na ito. Oh, may nag-video pa. Ano yun? Uy, may flag ng Ducati. Ducati! Ducati Club South Breakfast Ride. Wow, may ganun pa. May pag ganun pa sila, no? Wow, tabing dagat pala to. Ayun, no? Gali. Grabe, sarap sana mag-drone-drone dito, no? Uy, oh. Pa-plug-plug pang ganyan, oh. Grabe naman yan, oh. Pa-special guest pa, oh. Wow. Grabe, no? May pa-banner pa sila. Ayan, park na natin dun. Dun, park natin dun, guys. Ayan. Ah, sila na lang daw. Galing, no? Parang sa racetrack lang. Sila na daw bahala. May tigatabi sila, guys. Oh. Nice, oh. Iyon, oh. Sanay na sanay, oh. Talagang mayroon silang tiga-parking, guys, oh. Galing. Iyon, oh. Wow, oh. Nice, oh. Tsaka dito, ganda, oh. Sayang, wala akong dalang drone, eh. Sayang talaga. Hey, guys! Opening prayer na daw. By the way, let me introduce our Chairman Emeritus. Siyempre magdadasal muna, guys. Chairman Emeritus. Hindi ako makapag-vlog kanina nang dumating kami. Kasi nagpapatugtog sila ng music. Sa inyong lahat, let us put ourselves in the presence of the Lord. Ayun, magdadasal na. Pakita ko naman ngayon sa inyo, guys, yung mga helmet nila. Tapos after nun, yung mga motor nila. Ito yung helmet ni Brother Alfred. Siyempre, yung helmet natin. Showy X14 Daijiro. Then, yung mga helmets nila dito. Ito yung helmet ni Sir Omi. AGB Corsa. I think this is Corsa. Tapos, K3SB, AGB, Ducati RI. Ito, X-Lite RI. Ano? May Shark pa, oh. Majority RI. Na may Ducati na logo. Tapos dito naman tayo sa mga bikes nila. Oh, meron tayo dito, Javel, Ducati Scrambler, Street Fighter, Multistrada, Monster, another Monster, Scrambler, yan. So merong kakaibang Scrambler dito ito. Dalawa sila, ayan. Ito and ito. Oh, meron palang Street Fighter Black din na kasama natin, yan, oh. Tapos Hyper Motard. Yep, ang simple lang yan tignan pero ang astig niya, no? Banda dito, meron naman Panigale 899, di ba? Uy, sa akin pala to. Ito pala sa akin, okay, alright. Alam na alam eh, may ganito eh, oh. May hydro dip eh, no? Ito naman, Street Fighter ni Sir Toti naman ito. Alam na alam dahil aluminum, oh. May mga aluminum siya. Javel, oh. And another Panigale. 1199. Oh, laki ng makina, no? Grabe, oh. Ito, ganda dito. Puro red na yung makikita mo, guys. Okay, puro red, oh. Nice, oh. Ang ganda ng view. Nakikita mo. Tapos, uy, may dalawang yellow dito. Na Ducati Monster, ayan, oh. Magkatabi pa sila, diba? Tapos, pupunta dito. Ganda. Ganda ng view, guys, oh. Napaka-aliwalas. No, pwede kaya tayo lumapit doon, no? Tapos pagdating naman dito, puro mga building. Tapos, doon pala is SM Moa na pala yun. Lapit tayo dito sa tabing dagat, guys, ha? Libot-libot lang tayo. Gala-gala lang tayo. Ang ganda ng view dito kasi. Blue na blue ang sky, no? Samahan mo pa ng dagat, no? Lapad na ito. Lapad tayo dito. Wala akong drone, eh. Ako na lang yung magiging drone. Human drone. Dito, ano kaya meron dito sa baba? Akala ko dalampasigan. Ay, under construction pala dito, oh. Ito na yung kada.
Sa totoo lang, akala ko papasok kami sa loob ng Okada, sa labas pala. Sa labas pala siya. Akala ko kakain kami sa loob, yung restaurant nila. So dito pala sa labas. Ano. Kaya pala ang aga ng ano, meet-up, para nga naman di masyado mainit. Sakto pa yung weather, maulap, banda dito, hangin na. Kita mo yan, Ducati lahat. Wow, di ba? Nice. Ang daming Ducati. Grabe. Sabi ni Sir Toti kanina na ang pagbili ng motor na Ducati is para pagsali na rin sa club. Good morning, guys. Kamusta na kayo? Tatagal nyo hindi nagpapakita. Basta every Sunday, we usually have a ride. Yung mga typical Sunday ride natin, just go there sa Caltex, Starbucks, para usually 7 a.m. 7 a.m. Huwag kayo masyado maaga. Na yung pagkain namin. Ipakita ko sa iyo yung meal namin ngayon. Ito, spoon and fork. And meal number 3. So pag sinabing meal number 3, yun po yung laman niya. Kain tayo, guys. Ito sa Okada, nagbigay sila ng ganito, parang greeting card. Pero meron tong discount sa dine-in. Ayan o. So meron tayong 20% discount sa kahit anong restaurant nila dyan, no? Ayan. So Goryeo Korean Dining, Catch by the Bay, La Piazza, and Medi Buffet Restaurant. Yan, meron tayong discount dyan. Salamat po, Okada Manila. Dito, pag nagsisiyar ka, sasakay kami dito sa... Pwede magsiyar? Pwede nga ako mag-drive? Bawal, no? Bawal. Okay, ito yung ano. Ito yung sasakyan, no? Ano? Tara, sakay tayo. So, magtuturo kami sa Okada. Dito ka, bro. Dito ka. Ano? Bro, hihihi. Alright. Woo! Sarap umihi dito. Sino yung mga nag-hotel dito? Ba't nakalayo-layo naman ng Okada? Sino yung natutulog dito? Yung mga gusto lang mamasyal? Artista. Tignan mo, ang daming kondo. Marina Asia World. So yung Okada, ihian lang talaga yan, boss. Laking ihian yan, ha? Malaki CR niyan. Ano ba? Takas ng hangin dito. Pero yan ang pinakamalapit na CR. Tabing dagat kasi. Okay. Grabe, oh. O, nakapag-tour pa tayo nang hindi nasa ano. Ang layo nga! 3 kilometros yan! Kung lalakarin mo pala to, wala na! Na, magdudukati ka na, hindi ka lang pwede makapark dyan. Grabe, palasyo pala to eh! Ilang star yung hotel na to, boss? 5-star po. 5-star hotel, bro! Yung CR po natin, pagpasok mo po, kaliwa po. Kaliwa? Pwede mag-video sa loob? Baka ano, baka hindi kami maka... Pwede mag-video sa loob? Pwede po. Ah, pwede? Pwede pala eh. Magdukati sila, no? Ragu, hindi ako pakalabas. Morning po. Temperature naman po. Sige sir, pasok ako po. 8 seconds po, sanitation pa loob. Grabe. Pambila ako. Sige sir, pasok ako po. Meron palang ganito. Nice. Grabe, lamig. Ano pala to? Parang airport pala to. Magsisiyar lang kami. Oo. Oh. Yun o. No? Yun. Saan yung lalaki? Ito. Grabe naman pala dito, guys. Hello. Shout out. Hello. Ang laki, no? Oo, oh, sir. Meron pa sa kabila. Grabe, oh. Sige, labas na ako. Sige, sir. Thank you, ha. Sige, nakakalula. Hey! What's up? Thank you. Sir, ito po. Nagmumotor din. Iingi daw siya. Ah, oh. Yun, salamat. Thank you, sir. Mama. Oh. Thank you, ma'am. Thank you lang kasama ko. Ganda dito, oh. Grabe dito. Grabe, oh. Hey! Grabe, oh. CCR lang kami. Daming ginawa. Magkano yung hotel dito, halimbawa? Nag-re-rater ng ano, mga... Yung deluxe namin, sir, siguro nasa mga 14K. Ah, 14K. Eh, yung pag sinabing deluxe, magandang klase na yun. Pero 24 hours lang yun, yung hotel na yun. 24 hours lang po. May mura naman pala. May mura. Deluxe na yun, ha? So, meron pang mas maganda doon o pinakamaganda na yun? Yung pinakamahal namin, o talaga? Meron kaming kulang-kulang 500,000. Yun ang mahal. Yun ang mahal. Pero sino yung mga natutulog dito para sa ganung kamahal na? Yung mga guest mga galing sa ibang bansa siguro. Kasi airport dito, di ba?
Yung mga mala Paris Hilton, mga ganun. Parang ganun. Meron kami sir na ano, na kwarto na meron kaming villa. So, oh, meron villa. Ka ng 5 rooms. 5 rooms, no? May table. Kumbaga parang bahay na pala siya. At the same time, meron ka sariling swimming pool doon sa loob ng room. Oh, wow. Magkano yung ganun? Pati gym, meron. Kompleto na, hindi kinalalabas. Yun yung nagre-range ng ano, kulang-kulang half a million. Pero yung half million na yan, ilang araw yan? Hindi ko alam kung ano yung nakapalaw. Depende pa sa doon. Sa usapan. Talaga? Pakete doon. Grabe naman tong ukada na to, no? So yung 14K na yun, parang sogo lang yun, no? Maganda yung room, sir. Pero sa 14K na yun. Kasi malabong 14K lang to sa ganda ng hotel, eh. Ayan, oh. Okay, oh. Let's go home. Actually, way back 2018, lahat ng model ng Ducati, yun yung pinapremium namin sa casino. Ah, talaga? Big time, oh. Lahat ng model ng Ducati na motor, yun yung pinapremium namin Bro, alam mo kung makakasin yung sanitization machine ng ganyan? Ha? Alam mo kung magkano yung isang sanitization machine na yun? Bro, may sports car. Supercar, sir. Launching. Launching? Oh, so brand new pala yung mga yun. Kaya naka-cover pa. Ah. Nag-uwihan na sila, bro. Naiwan tayo. At least naka-ihi ako sa ano. Anong klaseng hotel to? 5-star hotel na to? 5-star na to, no? 5-star hotel. Tapos, nakasakay pa tayo ng ano. Uy, may shortcut. Sinorkat na tayo. Bro, helicopter! Helicopter! Okay na? Bababa na? Tara. Grabe, oh. Sulit yung vlog natin. Sir, thank you, ha? Thank you, sir. Bye-bye! Okay, oh, gear up na tayo. Punta na tayo ng Ducati Katipunan. At first time kong pupunta ngayon doon. Nadadaanan ko lang yun, eh. Tara, gear up tayo, guys. Ingat po, ingat! Ingat po! Okay, nakagear up na kami. Saktong-sakto pa, eh, no? Yung pag-ihi namin, eh. At least, na-experience natin, guys. Grabe, no? Kasama natin si Sir Omi ngayon ng Ducati Philippines. Bye-bye! Bye! Ang luwang dito, no? Grabe yung may-ari ng Okada na to. Yung mga mala Paris Hilton, mga international stars lang makakapag-avail ng hotel dito, no? Isipin mo yung 500,000 at hanggang million na halaga para sa upahan lang. Sobrang social naman nun. So, paunahin natin si Romy para hindi na ako mag-navigate. Let's go! Sabi ko nga kay Alfred, eh, yung Ducati Katipunan, nadadaanan ko lang yun, eh. Pero ngayon, no? Diba, welcome tayo. Grabe, no? Grabe talaga. Grabe lang yung kaya ko sabihin. Grabe presyo. Grabe ang ganda. Woo! Kasi, kung hindi naman dahil sa Ducati, halimbawa, wala naman tayong dahilan para pumunta dyan, eh, no? So, malabo naman makikisiyar lang tayo. Tingnan mo yung ginagawa nila. Pinapahinaan ni Alfred yung settings ng kanyang motor para hindi masyado malakas. Ako, yung ganyan, hindi ko alam yan. Tsaka na yan. Okay na ako sa settings sa akin. Kaso pag kami gumagamit na iba, sobrang lakas daw, eh. Sinagad ko yung settings niya. Siguro 99% mas malakas na yung pagkakaset nito. Ito yung tunay na bakbakan. Ito yung tunay na digmaan sa kalsada. Yung traffic sa EDSA. Sobra to, sobra. Dito talagang may pagkadigmaan kasi may mabilis, may mabagal, may times na bumper to bumper, may times na gitgitan. Naku, Diyos ko, grabe. Tapos dumami na dumami yung mga riders. Kaya ang dami nating nakakasatoy. Buti mababait yung mga rider dito, nagbibigayan naman, eh. Saka walang racing dito. Mga rider na nakikita nyo dito, puro mga naghahanap buhay yan. Kasi sila nagra-ride just for fun. Ah, ito na! Finally! Ah, under renovation nga siya. Nakakatok! Nakago ko kasi nagising, eh. Natok na ako, guys. Dito muna kami magre-relax. Ang daming motor. Ooh! Ganda! Ang laki naman pala ng tindahan dito. Mukhang dito talaga mapapabili na ako ng t-shirt. Thank you, sir. Main, no? Main. Ituturo ko kayo dito sa tindahan nila. Oh, may mga bikes dito na mag-available ngayon. So kung ano yung mga display nila, is yun din ang mga available nila. So ito yung Hyper Motard 950SP. Tapos dito, highlight natin yung Panigale B4SP. So naka-aluminum
fuel tank na siya. Tapos may naka-print pa na Panigale B4SP sa manivela. Oh, ang galing. Tapos naka-rear set ka agad. Naka-dry clutch ka agad. Tapos naka-forged magnesium mags. Marchesini Racing. Oh. Grabe naman yan. Oh. Oh, carbon fiber. Oh. Carbon fiber ka agad. Oh, tapos ang ganda ng mga levers niya. Oh. O, tapos dito, yung upuan niya, oh, naka, ano ba to, Borda na B4SP. Iba. Iba siya sa mga B4S. So, ang price nito is 2.6 million pesos. Oh, galing, oh. So, papakita ko naman sa inyo yung mga bikes ni Sir Toti Alberto. Ito yung mga personal bikes niya. Ayan, oh. Ginamit ni anak ni Sir Toti sa MotoGP daw. Oh. Ito, oh. Classic na classic, oh. Tapos ito naman, yung motor ni Sir Toti na 1199 Superleggera. Nung taong 2014 niya ito ginamit. At ang value nito noon is 4.5 million pesos daw. Ngayon tayo sa labas, lilipat lang kami ng ano. Ah, ito pala! Kakapit-bahay lang pala! Sir Romy, pagod ako! Nakakapagod! Ano? Ang layo! Pagod ako! Tubig! Okay lang! Ang layo! Bye-bye. Tuloy na kami guys. At nagpalagayok nga pala ako ng tank pad. Ayun, nakadikit na yung ating tank pad. At nandito na rin kami. Di pinadikitan ko na. Tingin ko lang si Alfred. At nakadami ako ng content ngayon dito. Nakapag-upload pa ako sa Facebook. Tingnan nyo na lang yung video sa Facebook natin guys. Yung ginawa akong video dito. Ay! Ito nga pala yung pinalagay natin guys, oh, tank pad. Ayos, sentrong sentro ah. Ayos ah, nakakadagdag angas din oh, B4. Okay, start. Ayan na si Alfred. Let's tayo dito, bike lane to. Ayan, let's go. Okay na tayo. Guys, maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa ating napakaagang ride. At sinadya ako ng abutan ng hapon dahil sinulit ko lang yung content natin dito sa Tocati, Manila. Dahil madalang lang ako nandito. At nag-enjoy naman ako dun sa ride namin. At masarap naman yung pagkain nila dun. At least diba, na-experience natin pumasok sa Okada, Manila. Diba? Ganyan no? Hindi ko makakalimutan yung experience ko dun. Mag-CCR ka lang sa 5-star hotel pa. At maraming salamat nga pala sa Ducati. Excited na rin ako mag-upload. Successful ang ride at busog, no? Alagang alaga kami ni Sir Omi. Hindi kami nagutom. At pagkatapos ko mag-upload, matutulog na ako. Tulog ulit. At salamat guys ha, sa panonood. At kung nakaabot ka sa part na ito ng aking vlog, isa kang warrior. Napaka-solid po. Thank you so much. Read for speed.